Good evening sa ating lahat, especially to those who are watching this video right now. So, ngayong gabi, ibang kwentong kababalaghan na naman ang ating babasahin. At ito ay may pamagat na Lumang Gusali. But before we go on, don't forget to like this video, smash the subscribe button, and click the notification bell right now. Ako si Yori. Mula pagkabatay, nakakakita na ako ng mga multo. Nasanay na akong magkisalamuha sa kanila. Dahil sa madalas ko silang makita, walang pinipiling oras, kahit umaga o tanghaling tapat, ay may nakakasalubong akong multo kahit saan. Hindi naman ako natatakot dahil hindi sila nananakit. Hindi ko rin naman pinapahalatang nakikita ko sila. Nagtatrabaho ako sa isang malaking pabrika rito sa Marikina. Sa sobrang laki, halos sakop na nito ang isang buong barangay. Halos magdadalawang taon na rin mula nang una akong pumasok dito. Noong una'y isa lamang akong reliever sa mga regular nilang empleyado na hindi pumapasok o kaya'y kapag kulang sila ng tao. Sa pabrikang pinagtatrabuan ko'y madalang ako makakakita ng mga kaluluwang ligaw. Kung mayroon man, madalang ko lang silang magkaengkwentro. Mas pinagtutuunan ko kasi ng pansin ang aking trabaho kaysa ang pansinin sila. Ngunit, nag-iba ang ihip ng hangin. Nang madistino ang aming grupo sa Lumang Gusali ng pabrikang aking pinapasukan. Hindi na ito ginagamit dahil malayo ito sa iba pang gusali at naging tambakan na lamang ng mga lumang makina at mga raw materials. Unang araw pa lamang ng duty namin sa Lumang Gusali na iyon ay may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi pa sila nagpapakita, ngunit naramdaman ko na ang kanilang presensya. Madilim sa gusaling iyon at mainit. Palibhasa'y napabayaan na, kaya walang linya ng kuryente na magamit. Kahit man lang para sa electric fan, puno ng alikabok ang bawat sulok. Sinyalis na matagal na ito napabayaan. 11 kami na nadestino roon upang magbuhat at magayos ng mga luma at bagong stocks. Katulad nga ng sinabi ko, wala akong nakita noong unang araw namin doon. Nagkakatakutan pa kami noon at pinapakiramdaman ang buong lugar. Ngunit, pagsapit ng ikatlong araw, nagsimula ang aking kalbaryo dahil hindi lang sila nagpapakita sa akin, nilalapitan pa nila ako at para bang may gusto silang sabihin sa akin. Unang engkwentro ko sa mga kaluluwang namamalagi sa gusaling iyo'y noong nagsisigawan ang dalawa kong katrabaho na itago na lang natin sa pangalang Christian at Jack. Nahati kasi ang grupo namin sa tatlo. Bali, ako at si Christian, kasama ng dalawa pa ay napunta sa paglilipat ng mga lumang stocks sa isang kwarto. Sina Jack at dalawa pa ay nagpapasok ng bagong stocks sa kabila, habang ang iba naman sa pamimili ng rejected materials. Dahil nga nasa magkahiwalay na kwarto sina Christian at Jack, pasigaw sila kung mag-usap. Malakas ang loob nila dahil kami lang naman ang tao sa gusaling iyon.
at walang ibang makakarinig. Maging ang supervisor namin ay hindi nagpupunta sa gusaling iyon. Mga ilang minuto lang ng pagsisigawan nila ay may naramdaman ako mula sa aking likuran. Parang may pumasok sa kwarto kung nasaan ang grupo namin. Hindi ko masyadong pinansin dahil maaaring isa lang iyon sa mga katrabaho ko. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Maya-maya pa'y may napansin akong dumaan sa aking harapan. Nang tingalain ko ito'y isang lalaki na kaasul na damit ang papunta sa kinaroroonan ni Christian. Hindi ko kilala ang taong iyon, kaya sigurado akong hindi siya nagtatrabaho sa pabrika. At malakas ang kutob ko kung isa iyong kaluluwang naninirahan doon. Bigla akong napayuko dahil ayaw kong mapansin ng lalaking multo. Nakikita ko siya. Nagsimula nang buminis ang tibok ng aking puso sa sobrang kaba. Sanay akong makakita ng multo, ngunit hindi ko pa rin maiwasan ang matakot. Tumingala ako ng bahagya at tiningnan kung naroon pa iyong lalaki. Nagulat ako nang makitang nakatitig ito sa akin at itinuro si Christian. May sinasabi ito, ngunit wala akong maintindihan. Dahil sa takot, ay muli akong yumuko. Nang oras na iyo'y, parang nawala ako sa sarili. Hindi ko na malayan na hila-hila ko na pala iyong pantalon ng katrabaho ko. Sumunod ay noong mambato kami ng mangga sa puno na nasa likod ng gusali. Kakatapos lang ng break namin at may ilang minuto pang libre. Kaya naisipan namin na mamitas ng mangga. Maraming malalaking langgam iyong puno, kaya hindi kami nakaakyat. Napagkaisahan naming batuhin na lang iyong mga bunga. Total, wala namang ibang tao roon bukod sa amin. Kaya walang ibang matatamaan ng mga ibabato namin. Habang nambabato kami, may nakita akong paparating na babae na may kasamang bata. Nagmamadali sila na para bang may humahabol. Hindi ko napansin kung saan sila nanggaling. Kung sa lumang gusali ba, dahil noong nakita ko sila'y papalapit na sila sa amin. Pre, may tao! Naglingon na ng lahat nang magsalita ako. Pero bigla akong naisip, paano nakapasok yung bata sa pabrika? At bakit yung babae nakasuot na ng pambahay? Kinilabutan ako, lalo na nang magtanong ang iba kong kasamahan kung nasaan yung sinasabi kong tao. Dahil do'y nakumpirma ko na ako lang ang nakakakita sa babae at batang tumakbo papunta sa amin. Nang lingunin ko ulit, ay hindi ko na sila muling nakita pa. Simula noon, palagi na nila akong inaasar tungkol sa mga nilalang na nakikita ko. Hindi ko naman masyadong sineryoso ang kanilang mga sinasabi. Dahil alam kong biro lang iyon. Sumunod na pangyayari noong harangin ako ng isang lalaki habang hila-hila ang raw materials na nakasakay sa aking kariton. Nakayuko ako dahil
ako lang mag-isa sa hallway at medyo malayo pa ako sa mga katrabaho ko. Biglang may humarang sa akin, kaya napatingala ako kaagad. Laking gulat ko dahil hindi ko naman siya kilala at hindi ko pa nakikita kahit kailan sa trabaho. Singkit siya at mataba. Nagkatitigan pa kami ng ilang segundo bago ko siya nilampasan at nagmadaling lumiko. Hindi ko may paliwanag yung kabang naramdaman ko dahil sa titig at labi na tunay sa akin ng lalaking multo. Para bang sinasabi niyang umalis kami sa lugar na iyon. Parang mensahe ng isang pagbabanta. Isa pang pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan ay noong tumalon kami mula sa ikalawang palapag ng gusali dahil sa sobrang takot. Ang simpleng biro ay nauwi sa matinding takot na halos ikasawi ng aming kasamahan. Alam naman natin na hindi mawawala sa isang grupo ang taong mahilig magpatawa. At bilang joker ng grupo, hindi siya nawalan ng hirit upang hindi maging boring kung bawat oras na dumaraan. Itago na lang natin siya sa pangalang Bong. Malayo ang agwat ng edad ni Bong sa amin. Karamihan sa amin, nasa mid-20s pa lamang. Samantalang siya'y 37 na ang edad. Gayon pa may, kasuto naming lahat si Bong dahil nga sa galing niya sa pagpapatawa. Bandang alas 3 iyon, kung kailan lahat kami nakakaramdam ng antok. Sumigaw siya at sinabing hindi siya natatakot sa mga multo. Hinamon pa niya ang mga ito ng suntukan. Nang may kasama pang galaw ni Pacquiao, noong mga panahong iyo'y kasagsaga ng pagtalo ng pabansang kamao kay Mayweather, kinakalampag niya yung mga yerong nakatambak sa gilid ng kwarto at hindi tumigil sa paghamon sa mga multo. Tuwang-tuwa ang ilan sa ginagawa ni Bong dahil hindi naman sila nakakakita at hindi sila naniniwala sa multo. Pero ng mga oras na iyo'y kabadong-kabado na ako dahil sa posibleng mangyari sa amin. Gusto ko silang pigilan, ngunit baka mainis sila sa akin dahil pinipigilan ko ang kanilang kasiyahan. Ang ginawa ko'y niyaya ko si Christian na lumabas muna saglit. Pero bago pa kami makalabas ay nagsimula ng magbagsakan ang mga karton na walang laman na nasa itaas na bahagi ng kwarto. Nagkalampagan din ang mga yero kahit hindi na iyon kinalampag ni Bong. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng bawat isa dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Para kami mga bata na hindi alam ang gagawin. Maya-maya pa'y bumagsak ang isang napakalaking makina sa labas ng kwarto. Dahil sa sobrang takot, ay napagdesisyon na naming tumalon na lang sa bintana. Dahil baka mabagsakan kami ng mga makina kapag lumabas sa kwartong iyon. Noong una'y nagkasisihan pa dahil sa takot na baka matanggal kami sa trabaho kung hindi namin aayusin kayong mga tumumbang lumang makina. Si Bong na ilang saglit lang ay nagtatapang-tapangan ay hindi niya mapaakyat sa lumang gusali. Wala ni isa sa amin ang may gusto. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagsimula na akong tanungin ng mga katrabaho ko tungkol sa mga nakikita ko. Pero dahil takot akong magkwento, doon mismo sa lumang gusali. Noong pauwi ko na lang ikwento sa kanilang lahat. May ibang hindi naniniwala sa akin.
at mayroon din namang interesado sa aking mga nakikita. Pero nagulat ako nang magkwento ang isa ko pang katrabaho na pati siya'y nakikita kung ano ang mga nakikita ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Gilbert. Ayon sa kanya, noong magsabi akong may taong paparating, ay tumabi na kagad siya dahil alam niyang kaluluwang ligaw ang mga iyon. Maging sa loob ng lumang gusali, nakikita niya ang mga naninirahan doon. Ayon sa kanya, nagalit daw ang mga ito dahil sa kaingayan ng aming grupo. Katulad ko, ay ayaw rin niya magsalita tungkol sa mga nakikita niya dahil alam niyang hindi siya paniniwalaan ng aming mga kasamahan. Isa pa, ayaw niyang makasira iyon sa aming trabaho. Ngayon ay nalipat na kami at hindi na namin iniisip pa ang mga kaluluwang ligaw na naninirahan sa lumang gusali. At dito po nagtatapos ang kwentong pinamagatang Lumang Gusali.